Good morning mga katanim. So nandito ulit tayo mga katanim sa Tanawan, Batangas. Dito kay katanim na Jay. May paru-paro. Bawal yan. Yan, bawal yan. Tandaan nyo yun mga katanim ha. Bawal ang paru-paro sa greenhouse. Kasi yan, once na dumapo yan, dyan nag-start yung uod. Kasi yung itlog niya naging caterpillar. Diba? So balikan natin yung mga sayan. So yan, pag once na dumapo yan dyan, ako, delikado yung lettuce nyo. So dito mga katanim, kumustahin natin si katanim na Jay. So, kumusta ka? Ayos lang naman po. Medyo okay na po yung... Medyo okay na. Sa, compare sa last time na nagpunta po tayo dito. Oh. Okay, so, kumusta si Jay after how many harvest? Okay naman po, masaya. Dahil ano po eh, parang nagawan ko na rin po ng calendar yung ano ko eh, yung mga tanim ko. Oh, okay. Parang nakakapag-harvest na po ako. Uh-huh. 3 times a month, parang 3 times a month? Yes po. Oh. Narinig niyo 'yon? So ilang harvest mo na dito? Siyam. Yeah, parang 8 or 9. Kailan lang ba ako pumunta dito? Kwento mo anong July 1 po ata or July basta July po something. Nung pumutok yung taal, no? Naglabas po ulit ng ano siya, ng ashfall. Ashfall. Ay, nung naglabas ng ashfall, pinuntahan kita dito. Halos ayaw mo nang magtanim nun eh, parang suko ka na, no? Nakapanlumo po nung tanim. Nakapanlumo, biro mo yung katanim. Pero binisit natin siya, then tiningnan ko tong greenhouse na to, no, at least napayuhan natin kung ano mga dapat. Ang sabi ko lang naman sa kanya, i-continue mo, ito yung dabi. Ayan. Ayan ang dabi, oh. Diyan siya nag-umpisa, kaya ngayon, puro dabi. Pero ito sa likod ko, ano to? Testing po namin. Testing. Batavia po. Batavia daw, testing. So, ito yung mga grow niya. By the way, ano pa rin ang gamit mong ano, Nutrihydro solution? Nutrihydro pa rin. Nutrihydro. Nag-stick yung... na po ako sa Nutrihydro. CFF? Yes po. Okay, so yon. Ilan ang greenhouse mo ngayon? Dalawa na. May bago na akong greenhouse. May bago na. May bago na daw siyang greenhouse, katanim. So, ilang capacity itong ano mo? Ito po, dito sa unang greenhouse is 6,000 na butas, na cups po ang kayang i-ano, patubuin. Then, same lang din po ang ginawa ko na concept sa kabila. So, bali magiging, hindi, 3,000 po pala dito. So, 6,000 na po. Yes, 6,000. So, dito mga katanim, itong greenhouse ni Jay, ni Katanim Jay dito sa Tanawan, Batangas, balikan nyo yung dalawang video namin, yung episode 1 and 2, no? Nung pag-visit natin dito. Then, para makita nyo kung paano siya nakapag-harvest ng 9 harvest. No? Ano bang calendar mo dito? Ang ano, direct sowing na po ko eh. Direct sowing. So, sa isang buwan, ilang harvest meron ka? 3 times a month. Bali, nag-ano lang siya na every 9 or 10 day nag-harvest. Nag-harvest. So, ang proseso mo, direct sowing, while growing. Yes po. Oh. Alam nyo na, katanim, no? Lagi kong binabanggit yan sa vlog ko na while growing nung ating sa germination, dun sa seedling, nag-grow na ako dito. Then after that, papalitan na lang. Tama ba? Yes po, yes po. Yung pag-harvest ko nito, palit lang nung nasa seedling stage. So, ang ganda. So, kwentuhan mo naman mga katanim, yung mga katanim natin, mga viewers natin. No? Ano mga dapat, ano mga dapat na gawin? Sa experience ko kasi, talaga sundin mo talaga yung, katuloy yung sinasabi nyo, lagi pong, ano, i-check lagi ang PPM. Hindi pwedeng pabayaan, pataasin o pababain. Uh-uh. Dahil hindi nahihigop ng halaman mo yung tamang nutrients eh. Uh-uh. Check din yung pH. Okay. Para maganda ang grow mo. So, isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, paano ba yung ano mo, method mo sa checking? Bigyan mo nga ng idea yung mga katanim natin. Ang sabi ko, ang strict rule ko dito is every morning check na po. Then para kung may babaguhin for the rest of the day, fix na yung PPM tsaka pH. Okay. So narinig niyo yan mga katanim, based na yan sa experience niya. So, maliban doon sa checking ng ano pa yung daily work mo dito? May foliar ka ba ng seaweeds? Ano ba mga foliar mo? Foliar po ng A and B. A and B. Opo. Tapos yung so, katanim seaweeds, meron din. Yes, meron din po. Oh, so, hindi nawawala yung foliar. So, same process pa rin mga katanim. 9 dash up to 25 dash nung ating seaweeds extract. Ang foliar mga katanim ng seaweeds extract natin ay 9
dash up to 25 dot. No, so alamin niyo yun, no, days after sowing, then days after transplant. E paano yung katanim? Wala ka ng transplant dito. Paano yung basihan mo? From ano, pag nagka-ano na ako sa nursery, mga tumubo na po, mga 3 leaves na po. Saka ka na magpupulyar. Saka na magpupulyar nun. So, from seeds pa lang, anong ginagawa mo? Tubig lang talaga? Water na po. Spray ng water. Ay, wala kang bottom drenching? May, pa ano po, pa hapyo-hapyo lang po. Pa hapyo-hapyo lang para hindi ma-over water. Yes po. So, narinig nyo na naman mga katanim, pa hapyo-hapyo lang. Kunti-kunti lang para sa seeds natin. Yes. So, ituro mo nga kami dito sa ano mo. So, kumusta itong mga ano mo? May romaine ka dito? Naligaw na romaine. Naligaw na romaine, no? So, yan. Ay, hindi na naalaga. Hindi na ano. Biro mo itong katanim mo. Pwede na to ano, papakin, no? Pag i-harvest ito mga katanim, no? Tatanggalin natin to. No? Sa NFT, again, mga katanim, hindi natin maiwasan na lumalabas pa rin ang roots, pero puno yung cocopit. Yan na, tatandaan yan. Pero sa crab cake, kailangan natin palabasin talaga para makahinga siya. Pero sa NFT, kahit na lumabas yan, ay okay lang din. No, walang problema yan. So, ito yung romaine. Anong romaine to? Katanim romaine ba to or ano? Sanado. Yan, no, sanado. Okay, ang ganda. Tara. Yes, tapos ito po, mga batabyang lumaki na. Batabyang lumaki na. Aba, mas malaki pa to sa mukha ko ah. Oo. Nagsisikuhan na sila. Iya nga po. Eh. Oo. Di natin maalis, baka ano natin yung dahon, maputol. Then sa kabila po yung, ito butterhead, tsaka yung video po sa akin, ano, ito, yung ano, turbillion. Lipat nga tayo doon, saan daan dito? Na, pwede sa ilalim. Oo. So ito yung turbillion. So, ayan, may roots na. May mukhang malaki ha. Ilang ano na to, days na tong turbillion? Around 20. Hagkanan ba ito? 20 na po ata. Oo. Bilangin natin yung ano, yung dahon. Mukhang siksik siya mga katanim, oh. Yan, oh. Siksik siya, oh. Uy, tumutulo. Yan. Yan. Ganda ng turbillion, ah. Anong napansin mo kay turbillion? Mabilis. Sobrang bilis po lumaki. Parang nadun pa lang po siya sa nursery. Sa seedling pa lang. Sinisigo na po niya yung mga ibang ano. So, baka sabi mo talaga na malaki talaga siya? Opo. Dahil dyan pa lang po sa stage niyan, malaki na po siya eh. Malaki na kumpara sa iba? Opo. So, nanibago ka ngayon kumpara sa iba mong ginugrow? Yeah, mas mahalos magkasing laki na po sila ni Butterhead eh. Eh, malaki po talaga si Butterhead. Oo. Pero sino mas nauna sa kanila? Sabay lang sila? Sabay lang din. Sabay lang. Pero mas malaki ano? Ang ganda ng Butterhead niya, ano, mga katanim. So, ikutin natin to. Ito ang dabi mo. Yes po, dabi. Then, yan, dabi rin po itong nasa sabay. Ito rin, dabi, maliliit pa. Pero ito kasabayan ito, nitong, match po nito. Ito po itong turbillion. Yes po. So, ibig sabihin, itong si dabi at saka itong si turbillion, hindi ko mahugot. Alala. Mm. Tingnan mo ang pagkakaiba. Magkasing age sila. Yes po. Pero mas malaki si turbillion ngayon kumpara kay dabi. Yes po. Aba. So, ikaw kung papipiliin, magtuturbillion ka. Opo. Kung ito mga katanim, suggestion ko lang kung bakit. Dito sa ano natin, sa pag-grow sa hydroponics, pabilisan to. The more na mas mabilis ka makapag-harvest, the shorter span of time, mas maganda. Yes. Di ba? Yes. Para makapagtanim ka ulit. Yes. The best na, anibawa, kung makukuha natin in 20 days na sa growing from seedling, 20 days lang dito, mas maganda. Mabilis ang bilis ng turnover natin. Bilis ng ikot, di ba? Yes po. Palit na ng palit. So, yun mga katanim, isang suggestion lang. So, ito yung butterhead mo dito. Yes. Katanim Jay, talagang bumibilog talaga siya. Opo. So, dito mga katanim, sa Tanawan, Batangas, eh bumibilog yung butterhead. Opo. Actually, sa akin, hindi ko kaya pabilogin to sa lugar ko. Ang init. Ah, sobrang pong init. Oo. Pag sobrang init po, hindi siya nag... Hindi siya magbibilog. Oo, buhaghag siya. No? So mga katanim, kung kayo magtatanim ng butterhead, tapos hindi bumilog, frustrated kayo, okay lang yan. No? Normal yan kapag mainit ang temperature ng greenhouse niyo o lugar niyo. So dito sa Tanawan, Batangas, kayang-kaya ni katanim Jay. Tingnan nyo, siksik. Yan, no? Maliit pa lang to, ilang days pa lang to? Ano na lang po, siguro week. Week na lang, harvest na. Week or 15 days. Mayroon mo, ang ganda. Crispy nito, ang sarap nito. No? So, yan ang butterhead. Ganda ng ano mo dito, lugar mo dito sa ano, Tanawan.
Ano pang ibang mong tanim dito? Naubos na po yung romaine, kaka-harvest lang. Kaka-harvest lang dito? Ito, batch na po ito. So, ito yung batch dito, yung romaine? Yes po. So, ano yung papalit mo naman dito? Yung pang ano na po, yung mga dabi na po ulit. Itong dabi mo? Yes po. No. So, more on dabi pa lang ginugrow mo talaga dito? Nag-switch po ulit, nag-switch na po ako sa dabi. Dali, tapos na po ako sa romaine, then lipat na po ako sa dabi ngayon, December. Kasi, based po sa market, mas hinahanap gusto to. Po hinahanap po ito. Parang, yung curly? Yes po. Parang ubos bakit, agad to, 2 days pa lang ubos. Halos same lang sila tingnan ni Batavia, kung titingnan mo. Diba, ang dahon ni Dabi, medyo maliit, compare or Lolo Bionda, no? Kahit naman Locarno o kaya Lugano, medyo maliit talaga ang dahon, compare kay Batavia na malalaki. Pero makikita mo naman, yung curly naman yung ano. Napansin ko lang po sa Dabi, mabigat din po siya. Mabigat? Dahil, especially dito sa ganito po niya. Sa stem niya, ito. So, ito ang sinasabi ni Katanim J, mga katanim, na, no? So, may information tayo kung bakit Dabi. Yung stem na to. Ito. Yan. So, ang stem na to, mga katanim, ito yung nagpapabigat. So, natikman mo na to. Yes, po. Kumusta ang lasa? Masarap. Masarap po yun. Masarap daw si Dabi. Ang ibang mga growers natin, nagre-reklamo kay Dabi, hindi daw nila mapatubo. No, ilan ang percentage ng germination mo sa Dabi? Parang out of ano eh, out of 1600 na pinunla ko. Na sinidling mo? Parang 50, less than 50 lang po ang hindi tumubo. Dahil ano pa po 'yon? Nilanggam. Oh, biro mo 'yon. Kung hindi nilanggam, almost perfect pa. Mga katanim. Nilanggam. No. So, pasilip natin mga katanim yung ano mo nga, yung seedlingan mo, yung yes, ano mo, seeding area. Oo. Mga katanim, dito tayo sa nursery. Ito yung seedling area ni Katanim J, no? Dito sa Tanawan. So kung nakikita nyo, doon maliliit pa. Yes po. Ito malalaki, may naiiwan dito o separate talagang date nito? Same lang po sila, parang hindi lang po sila lumalaki agad. Pero eventually, kasi yung iba pong dabi nung nakalagay doon, umano na po siya. Ganun din po nangyari. So ito, same lang sila, para sila ng sowing date mo. Yes po. Ang naging problema lang dito, delay lang sila. Apo. Hindi talaga kagad na tumutubo. Apo. Oh. So lahat ito dabi ulit. Yes po. Dabi. Oo. Tapos merong butterhead po ulit doon na 100 pieces. 100 pieces na? Na butterhead po. Butterhead. Apo. So the way ito na pagkagawahan nito nitong seedling area ni Katanim J, ano to, plywood lang. Yes po, plywood. Na ginawang tapos bed, no? Kahoy, nalilagyan mo ng ano to, UV plastic ata itong yes, ligay mo yung, eh. Yung ano, parang yung pinakamanipis na UV. Oo, 150 micron. Yes. Para lang, sa pin lang dito. Yes po. So, hindi naman kailangan kasi diligan ng diligan. Opo. Pero, ano ka dito? Water spray lang. Water spray po. Water spray lang. Parang every 3 hours, ina-sprayan na. Pero ito, na ano mo, may bottom drenching ka rin. Yes po. Okay. Yung nga po, sabi ko po, parang bihira ko lang po siyang ibuksan. Ibuksan ito. Parang ano lang po, pag sobrang init, doon na lang po inaano. Yun. Bago pa lang kukupit, oh. Opo, ito bago pa rin. So nakikita niyo mga katanim, makikita niyo kung recycled kukupit or bago, no? Kapag maitim na, recycled na. Kapag bago, brown pa lang. Yan, na. Yan. Kasi katanim, ilang kukupit ang dinadagdag mo every harvest? Nasa first sample. Oo. Nagbubukas po ako ng mga tatlo ulit. Tatlo ulit? Tapos pakulahan ulit? Yes po. Biro mo yun, mga katanim, tatlong sako every harvest. Di ko nga alam kung kinakain pati yung ano eh, kukupit nung... Pero napansin ko, katanim, pag sa gato sa mga fresh pa, oo. Mahina ang mahina, ano? Tubo po. Kasi acidic pa. Pero after ng second use mo, third use, ang ganda na. Apo. No? Ang ginagawa ko dyan, katanim, pinipigaan ko. Piga tapos... Tinatanggal ko yung katas. Okay po. Para mas anong gamitin, mas maganda. Ano, tinatanggal lang ko ng katas kasi mahina ang growth na talaga kasi acidic pa. May butterfly ulit. May butterfly ulit. Yan. So, ito yung kanyang seedling area. Ano tong net shade mo? 50%. 50%? Yes. So, eto, hindi ko na po siya tinatanggal kasi medyo kulob po dito sa loob. Then, para maano na rin po. Kanina to nabili? Kay Admiral. Kay Admiral. 50%. So, nung bumili ka nito, ano sabi mo? Pabili nung net shade. 50%. 50% yun ang binigay sa'yo. Opo. So, yun, mga katanim, 50% na net shade.
So anong plano mo dito, matanim? Sa ano mo? Pag natapos na po yung sa bagong ano, kasi naggawa po ako ng ano dun eh, ng... yung seedling area. Seedling area talaga. Tara, pasyalan niya natin yung bago. Tara mga katanim, silipin natin yung kanyang greenhouse na bago. So ito yung pinapagawa mo. Yes po. Katanim, no? So ito yung seedling mo na sinasabi. Yes po. Dito na bali yung mangyayari, imbis na plywood, pinasemento ko na lang. Then maglalagay na lang ako ng mga medya na PVC. Okay. Tapos ano na lang din po. Ah, yun na, flowing na lang din. Flow na lang din po. Tapos ito yung maging table mo ulit. Yes po. Ah, mukhang malaki to ah. So, same lang din po ng kabila. Same lang, kalaki. Yeah po. Oh. So, paano yung matindi pagkakaipit mo ng UV dito ah? Patanim. Ito oh. Anong materials ng pagkakaano mo nito? Bali, yung ginamit po namin dito is, tayo ko para maatipid eh. Oo. Sa konti eh. So, ang ginamit namin is Siparlin. Siparlin. Saan na itong Siparlin? Di medya? 3/4. Hindi ko na po alam size. Medya na po ata yan. Di medya lang. Tapos, ilang mm itong ano? 8 po. So, manual lang? Yes po. Ginawa lang, parang straight to. Straight po talaga. Tapos, kami na lang po ang nag-bend. Nag-bend. Binend nyo na lang. Pero may sinasuggest po sila sa akin yung asero daw po ang gamitin. Para talagang kung gusto ko yung same as yung wiggle wire ng Mas madali ba gamitin ganito kumpara sa PVC clip? Hindi ko pa po. Na-try ko po yung PVC clip pero mas confident po ako sa dito. Batak na batak siya. Oo. Ayos. Lakapal lang ano mo? UV plastic 8 mil. 8 mil oh, 250 micron. 200 micron no. 200 micron. So mga katanim, ito yung kanyang bagong greenhouse yung ginagawa. Ang laki ng tangke, oh! May mga palaka pa. Oo, pang malakasan na to. Bali, yung lumang tangke is around 991 liters ang nakakaya ko lang doon. Oo. Pero dito, around 4,000. 4,000, malaki nga. 5. No. Pero hindi pa po nasusukat ng todo. Oo. So, katanim Jay, ano masasabi mo sa mga katanim natin na gusto mag-hydroponics, no? Bilang ikaw na nag-umpisa nung nakaraang ilang, ano, wala ka pa isang taon, di ba? Yes, hydroponics. Wala po. Parang, hindi, ito nga lang po, March or ano, nagsimula ko ng Kratky. Kratky. March, then, nung nakapagpatubo na po ako ng... Sa Kratky. Ng Kratky. Nag-NFT ka na? NFT. Buhos na po agad sa big scale na ano. So, big scale ka agad. kumusta yung sa market mo and then yung return of investment? Kumusta po yun, ano, katanim? Yung sa market naman po is maraming buyer talaga ng lettuce. Hindi tayo mawawalan dyan. Kumbaga, ano na lang na, ano na natin, kumbaga, diskartihan na lang natin kung paano natin bebenta yung mga product natin. Tapos sa ROI naman, kung makaka-ROI, yes, nandun na po tayo. Tapos na? ROI ka na? Almost. Malapit na. Pero in-invest ko po ulit para sa another greenhouse. Oh. Para mag, sabi nila, marami nagsabi na wala daw pera sa lettuce eh. No. Bahala sila. Bahala sila. Di ba? Pero bakit ka mag-invest ulit kung walang kita, di ba? Meron, basta tiyagalan talaga. Oh. For example, katulad na rin nangyayari na namatayan na siraan po ako ng mga crop nung una. So, pero di ka sumuko. Malapit na tayo dun eh. Malapit. Pasok una eh, no? Buti nakausap po kayo. Tapos yan, medyo tinesting natin yung way nyo kung paano magpatubo ng lettuce. So far. Maganda pala. Hindi pa rin ako binibigo ni katanim sa ano niya. Love, love, no? So, ganun tayo mga katanim. Kung kailangan natin mag-assiste or assistance, no? Kung kailangan nyo, ganun lang. Lapit kayo, chat kayo. Then kung kaya ko pasyalan, papasyalan ko kayo. No, ganun. Mabilis kausap si katanim. Ano masasabi mo sa mga katanim natin? Na mga magano, para makikayat natin mag-hydroponics. Magtiyaga lang talaga. I mean, pag namatayan kayo ng mga lettuce, push lang. Tuloy lang. Oh, I mean, makukuha mo pa yan sa susunod na ano. Kasi hanggang ngayon, may mga failure pa rin ako eh. Mm-hmm. Pero, the more na tumatagal yung proseso ko, gumaganda ang ano ko, gumaganda product ko. So, katanim,
Nung nag-field ka ba before, kasi di ko maalala yung ano eh, kung babalikan ko yung video, hindi Nutrihydro ang gamit mo nun. Yes po. Oo, wag na natin banggitin kung anong gamit mo nun. Then, pinag-ship kita into Nutrihydro. Kumusta yung performance ni Nutrihydro sa'yo? Sobrang ganda dahil parang, ano siya eh? Hindi ko na ma-explain dahil, kaya Nutrihydro talaga ako nung una. Then, okay. Nag-switch ako dito sa... Nung Kratky? Yes, nung Kratky. So, nag-switch ako sa isa. Tinesting ko kasi being practical na mas mura talaga yung isa. Pero doon ko nakita na hindi talaga umubra yung style nung ano nung growth na gusto mo. Ako yung gusto ko. So nag-ano ako, nag lumapit nga po ako sa inyo. Then so far wala talaga, wala akong ano eh, walang tapon. Kumbaga so good to ano talaga. Satisfied customer. So, kung sa mga large scale, may re-recommend mo ba talaga si Nutrihydro? Yes, especially yung ano, CFF natin. CFF. Kaya, nakakatipid ka ba talaga si CFF? Malaki po. Sobrang laking tipid. Dahil ikaw na yung gumagawa mismo nung, ano, eh, nung solution eh. Makokontrol mo na kung gano'ng karami. Dahil maan mo siya. Kumbaga, kung gusto mo mas palakasin pa yung solution, magagawa mo. Yung bang solution na paggagawa mo ng CFF nung time na nag-demo tayo dito, yun yung sinundan mo mismo? Yes po, yes po. So yun yung kaka-upload ko lang ulit sa video ko ngayon. Opo. So yes. Balikan nyo yung mga katanim, yun lang din ang formula na ginagawa ni Katanim J. So yan ang harvest niya. No? So gumamit ng Nutrihydro kung gusto nyo ma-improve yung inyong crop. No? Yes. Masasuggest mo ba ganun? 100%. 100%. Yes, so po. Kung gusto mo mag tawag nito, magkaroon ng panibagong greenhouse, eh, dapat Nutrihydro para maganda ang harvest. All the way. All the way. So, ano masabi mo kay Nutrihydro? Ayos. Ayos. Nutrihydro, love, love. No? Oh, so, Katanim Jay, thank you very much. No? You, ito yung pang-third visit. Ah, no. Second visit ko dito sa Tanawan, Batangas. Iyan. So, si Katanim Jay, thank you very much mga katanim. No? Iyan ang suggestion ng ating katanim. Kinumusta natin si Katanim Jay dito sa Tanawan, Batangas. After how many harvest, Sham? Mula nung nag-field, mula nag-field ka, grabe. So, love-love mga katanim. No, para sa nutrient solution or hydroponic needs, mga katanim, nandyan yung ating link ng Shopee and Lazada. Nasa description below. Don't forget to subscribe mga katanim. Mas mabilis po mag-click ng subscribe dyan kesa sa mag-germinate. No, magtanim ng lettuce. Okay, and then huwag kalimutan i-share ang video natin. Kasi para naman ito eh makakapag-encourage tayo sa iba pang mga Filipino viewers natin. Okay? No, para ma-encourage magtanim din ng lettuce, magtanim. No, this is how I grow, ika nga. No, love, love yan. Okay. Thank you. Yes. Ayos.